Stars galing kay Mark Christopher. Ross Padrino Salgado, Godmech ulit, Sir Reg. Pwede nating pag-aralan yung tropa. Why not? Why not? Jaron Catalunya, pwede ka na mag-rap, Boss Reg, sa bilis. Totoo tropa. Rogel Carlo Chang Alvarez, thank you sa stars. Pa-shoutout idol, sabi ni Malik Gatchalian. Ano language gamit nyo, idol? Naka-react native tayo, tropa. JavaScript, bale, yung main, ano natin. Yung main programming language na pinag-aralan. Okay lang ba ang Axie, Kiss, and Arco? Yes, tropang Mick, pero may specific lineup yan na maging effective, bale. Pa-shoutout po, Sir Ruth. Sabi ni Alan De La Cruz, shoutout sa'yo, tropang Alan. Steady ka lang ba dyan? Right, anong kalaban natin? Double Bug Pokey. Ang kalaban natin. So yung Pokey, increased damage yan. Hindi ko lang kung Pokey ba, Pocky. Iba-iba ang pronunciation. Sugar Rush na lang. Yung Sugar Rush, extra 10% damage yan kada bug. So ang tama niyan is nasa 179 laban sa plantitong ganyan. So ang pwede muna natin gawin, steady lang tayo. Nakaw lang tayo ng konti since wala naman tayong ibang setup na pwedeng gawin. Chill na chill lang tayo. Boom. Nagtira siya ng dalawang energy. Kukunin na natin yan. Atin na lahat yung energy na yan. Goods na yan. So energy ni tropa ngayon is 2. So sa 2 energy niya, isipin lang natin makakapag-wild ba siya or magsa-steady lang siya. Mataas yung odds na magsa-steady lang siya. Kung steady pa, discard lang ang gagawin niya. Pwede tayong mang-cattail para bawat atake niya may draw a card lang tayo. Tapos chichill lang tayo ng konti. So sugal yan kasi ine-expect rin natin mag-chichill siya. Nag-crit. Medyo bad boy. Ngayon siya mag-wild siguro with 4 energy. Pwede siyang manggigil dito sa plantito natin. So sabayan natin ng shields up para lang matibay-tibay. Kung mamatay man siya, may cattail tayo. Lahat ng atake niya may card draw tayo galing dyan. So not bad na rin. And at the same time, pwede rin tayong mag-follow up ng attacks. Technically, ito yung follow up, yung dalawang beach. So pwede tayong magpanimulang bati ng Arco Crimson. Masastun tayo kung naka-anesthetic bait si tropa. Pero kung naka-sticky goo si tropa, ibang problema rin yan. Kailangan rin natin mabasag ng tama yan. So Hero's Bane lang tayo. Pag nabasag dito, papasok bigla itong dalawang damage moves natin. Actually, kahit pirana lang ata, would be enough with a double beach para i-clear si tropang yan. Tingnan natin. Boom! Tapos pirana, papasok. Steady. Meron tayong draw discard. May draw tayo galing dyan. Sabay may draw rin tayo dyan. Tapos biglang may bawi na tayo ngayon. Nanggigigil si tropa. Boom! So maki-clear na natin yung bug na nasa harap na yan. Hindi naman plant babasag sa snail shell kung sakali. Pahigit na yung cattail. Yes, tropa. So yung cattail ni last natin dahil ang priority natin is pumasok yung wooden stab. Hindi naman gagalaw mag-isa yung plantito natin. Kinasa lang natin una yon kasi siguradong ikakasa lang natin siya. Yun lang yung reason kung ba't ganun. Right, next natin is 2 ang kanyang energy. Pwede siyang mag-wild, pwede siyang mag-steady. Parang gusto nating isugal actually. Isang bug splat lang, just in case. Mag-survive pa si Troopa. Hindi nag-survive. Nag-wild si Buddy. Nag-crit pati. Pero patay na rin naman ata siya kahit hindi mag-crit. Next natin is ito na. Paano tayo mag-wild dito? May stun si tropa. Tanggalan muna natin ng stun. Tapos, set up lang tayo ng makulit. Paano yung set up na makulit na pwede natin gawin? May stun si tropa. Dumating yung zero cost. Gamitin na natin. Siya, kung mag-wild tayo sa kanya, pwede tayong mag-arco-arco plus scarab. Tapos, ang mangyayari, pwede tayong tumail slap. Kapag nag-anesthetic bait siya, masastun tayo sa tail slap. Pero gaganti siya, tatanggalin na rin niya yung stun natin. So not bad na rin yung play na yun. Pwede natin gawin yung play na yun. So why not? Banat tayo ng makulit na attacking wild. Galing sa midline natin. Boom! 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 Tail slap, stun. Tapos tatanggalin na niya yung stun natin. Tapos may shield pa rin tayo para saluhin itong spicy surprise ni tropa. Steady pa rin tayo. Hmm.
goods na goods pa rin tayo. Nakuha pa natin yung energy galing sa tail slap na yan. Next natin is paano lang natin i-clear si tropang bug na yan. Pwede tayong mag-upstream. Buzzing Wind, upstream ulit. Pwede kasing nag-rotate na yung anesthetic bait niya kasi round 6 na. So, pwedeng hawak na niya ulit yan. Kung hawak niya yan, yung turn order na yan is enough para i-clear si tropang bug na yan. So, why not? Banata natin ng ganyan. Kung magsiskip si tropa, enough na rin to para patayin si tropang bug. A hot butt shot, tas mabubunot na natin yung mga pirana. Wala tayong nabunot na pirana. Medyo bad boy yung pagkaka-setup natin dito, actually. Wala tayong cards at all galing sa kanya. Not bad na rin yan kasi ibig sabihin may full hand tayo laban sa kanya. Thinking lang kung anong best play ang pwede nating gawin para bugbugin si Trupa. Yan kasi ang reason ng Buzzing Wind is enough para banatan si tropang yan. Thinking lang, pwede tayong mag-skip. May suggestions ba kayo mga tropa? Willing to, open to suggestions tayo. Pero for now, steady lang tayo. Hayaan natin mag-enjoy si tropa. Steading steady. Ngayon, makikipag 1v1 tayo at dito papasok yung Buzzing Wind. Kung kayang pumalag ng Buzzing Wind right now. So, ang gagawin lang natin is isang buzzing, dalawang Angry Lamb. Bakit Angry Lamb? Kasi may hotbot si tropa. And at the same time, highest shields natin ng Angry Lamb. So, yan na ang ibibigay natin. Tapos, may follow-up tayo sa dulo na Oranda for highest damage and shield na rin. So, yan na ang pinaka-play na pwede natin gawin. Mataas mag-shield si tropa. Pero dahil sa setup ng fragile natin, maaabot natin yung HP niya. Pero masakit pa rin yung ginagawa niya sa atin. So, rinse repeat lang tayo. Yan ang kalakasan ng fragile. Kayang makipagsabayan sa 1v1 ng fragile. So, setup ulit tayo ng ganun. Fragile, Oranda. Lahat yan, yung fragile until end of turn yan, mga tropa. Kaya makulit yung setup natin na ganyan. So, fragile lang ulit. Oranda, boom! Tapos, dalawang upstream steady hit attacks ulit tayo. Gaganti si tropa, di-disable niya ulit yung lamb natin. Pero makakabunot ulit tayo ng mga wild na cards. Steady lang tayo. Buzzing Wind. Thinking lang kung enough na ba ito. Buzzing, tsaka dalawang Oranda. Parang makiklear na natin yung shield dun sa una kasi fragile siya the whole time. Tapos mag-wild tayo sa pangalawang Oranda. 2-4-2, shield. Walang problema yan kay tropang fragile. First Oranda, ubus na yan. Second Oranda, patay na siya. Boom. Goods na goods. Well played na yan, Boss Reg, sabi ni tropang Anthony. At dyan pumapasok yung lakas ng Buzzing Wind, mga trupa.